tomorrow. Good morning. Yeah. It's a narration of what we have experienced purchasing or buying our house. Pag-eliminate ng renta or pagre-renta ng at pagkakaroon ng sarili mong bahay. Sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlog. So, into yung mga features na dinagdagan natin. Mga steps. Bukod sa ano, nandiyan na yung tiles. Kan-install na. Mga drums. Yan, mga features ng bahay namin ngayon. Kulay blue na drums. Mag-i-give. Tabo. Dati, dalawang tabo. Una yung tinayo natin ay tent in the backyard. I mounted it in the broken sidewalk. At yun ang pinagkapitan ng mga, nung trapal. Nagkaroon kami ng balita ng mga nakawan. Una sa warehouse lang. Tapos yung sumunod sa kapitbahay na. Then we really have to have this fast-paced kahit pa paano na mag-install ng grills. Tapos sabay na pagbutas ng aircon. Kasi karoon kami ng pet cat. And tapos sumunod, karoon kami ng pet dog. Kasi binigay ng aming neighbor. Yaya! Then, they're gone. Kasi lately lang, namatay yung aso. Masagasaan daw. Don't know what the heck that means. Later on, nalaglag sa septic tank yung pusa. Patay. Ayun, nakakuha ulit yung mga bagong pets. Yan ang challenges namin sa Bukandala forever! I hope it's forever. Alam nyo ba, Ka-Subdivision and all of the people watching this video, or saan nanggagaling ang power ng isang individual, the power of acquiring or having a land. Kasi it takes generation, mayaman man o mahirap, or yung pag-acquire ng land or pag-aagawa ng lupa or pagbili. Pinag-iipunan, pinaghihirapan, pinagplaplanuhan. Yan ang pagkuha ng lupa't bahay. Hindi biro-biro, hindi po ito comparable na bumili ka ng isang kasangkapan man lang or even close enough ng isang sasakyan. Nilo-loan mo pa rin, inaano mo pa rin, pero kasi matagal siyang bayaran, ubod siya ng mahal para sa'yo. Kahit sa isang mayaman din, ubod siya ng mahal. Siyempre, yung level niya. Kung ektarya ang limit niya or ang kanyang capacity, hindi naman niya makakash yun eh. Para pambilibigla ng ganun-ganun lang. Ito ay investment in a sense. Yeah, tama yan. It is an investment. It will be more investing or be in your investment kung itong bahay na binibili mo or pinuhulugan mo ay paparentahan mo. Yan ang recommendable. Pero for us na wala talagang tinitiran or wala talagang matitiran na bahay, na yan lang yan, yan ang resource lang namin, yan ang asset namin. Kung magrenta kami at may ano, eh parang ganun din. So, might as well use it. So, nandun yung sense of investment mo pa rin. Kaya hindi talaga biro-biro ang mag-acquire ng bahay. Tedious din kapag naremata to. Hindi rin yan basta-basta. Tapos, kung ipapamana mo naman, hindi rin biro-biro. Nandiyan pa yung mga estate tax, etc. Mga papeles. Tapos, kung nabayaran mo man yan, nandiyan yung amilyar. Magnet sa mga ghost riders. Ang pinanggagalingan ng kapangyarihan at power or yaman ng isang individual, mayaman man or mahirap, ay lupa. Ngayon, lupa, kapangyarihan, investment, power, ayan, yaman. Kasi lahat ng lupa ay yamang lupa. Ipamana man yan sa'yo, nagpamana yan sa'yo, hindi yan basta-basta na acquire niya lang parang ganun-ganun lang. Yung parang ninuno mo, binili din yan, pinaghirapan din. And ganun din yan, pinagpaguran niya, pinaglaban niya. Kung alam mo yun, may pinaglaban siya, makuha niya, di ba? Rotonda, baby! Rotonda!
yan ang investment. Tatawag mong investment talaga yan. Super investment. Diyan na nagtatapos at tunghayan na lang natin ang mga susunod. And yung pinakabagong features na napatayo na ginastusan din ni wifey is the cabinet sa baba. The shelf, the cabinet for the kitchen, and the paint. And the paintings. Ayan. So, especially, yung pinaka-favorite niya, bedsheet, bedsheet, curtains, trompilo, and sofa. Kasi yung dating sofa namin, naluma na, etc. etc. Kinain na rin ng anay, naluma, binutas-butas ng mga anak mo, anak ko. Bukondala, forever, kung asal division. Problem, naging problem namin, transportation, kung paano kami umamalingki, grocery. Ang mahal ng tricycle. Kasi hindi naman talaga ruta dito ng tricycle-an. Wala pa talaga. Kasi really, zero. And yung unang mga months namin na commute dito, ay grabe. Ubus-ubus ang pera mo sa pagko-commute. Bukondala, forever, mga Ka-Subdivision. Yan, kaya napadpad kami sa pagmomotor. Wala, kaya ngayon, kapag may ride sa gabi, may vlog. Sa gabi nagra-ride, sa gabi nagba-vlog. Bukondala, forever, mga Ka-Subdivision. Dahil malamig, malamig at hindi masakit sa balat ang buwan kasi walang araw. Yan, lately lang natayo yung aming tangke. Tangke para tubig. Alam nilang medyo high-end yung Ka-Subdivision. Bukondala, forever, mga Ka-Subdivision. Tsaka lately, nakapagpalagay kami ng isang grill sa isang bintana sa second floor and sa CR. Para at least panatagin naman kami, hindi kami magpapasukin na ba natutulog kami. DIY muna na screen sa taas kasi walang screen sa ayan. Yan ang mga screen at grills. Tanim tayo ng maraming halaman. Bermuda, also donated by our friendly neighbors. Bukondala, forever, mga Ka-Subdivision.